dito tayo sa Petron. Excited na tayo para sa ating bagong langis na ikakarga dito sa ating Nissan Navara. Then basically, 178,000 ay mileage. Ngayon natin susubukan yung Polytron dito sa ating Nissan Navara. And maganda yung review ng Polytron actually. Dun sa additives pa lang, ikakarga natin yung Polytron na engine oil mixed with Polytron. Available na siya sa market. And never ko pa itong natry, so ngayon pa lang. So let's see, mabahaba ng tinakbo nitong Navara natin. Iaangat natin ulit yung driver side para mag-tilt. So yung langis na naiibang sa oil pan, mas maraming pwedeng ma-drain. Ito yung engine oil na gagamitin natin. So Gold Edition SHP for gasoline and diesel engine. Pwede to. Ito mahalaga to ah. Itong part na to eliminates up to 95% of engine wear. So yung friction, fully synthetic. Yung fully synthetic, umabot siya ng 50,000 kilometers mileage bago mag-change oil. Mayroong sumunod pa dito which is yung 25,000 lang yung mileage niya bago ka mag-change oil. SP, super diesel. Pero ito yung gagamitin natin ngayon. 4 liters plus dalawa doon. So bali 6 liters lahat. And then papalit na rin tayo ng fuel filter kasi matagal lang hindi napalitan yung sa akin. Ito naman yung filter C231 para sa Nissan SHP. Tapos bagong fuel filter and then oil filter para mag-balance yung air and fuel mixture. So technically, ang solve nito yung friction. So magiging less yung creation of friction, less heat. May mga ibang ways para ma-harness yung pinaka-potential power ng sasakyan natin. Usually, meron dyan yung electronic remap or throttle controller. Babaguhin niya yung combustion system, pagagandahin niya. Pero yung friction na doon pa rin, same pa rin siya. Unlike dun sa Polytron, pansin ko lang ha, ginawasan niya yung friction. So technically, yung stock oil filter saka air filter natin, enough na yung hangin saka yung diesel para makuha mo yung totoong power niya. Pagdating kasi sa dulo, pag mataas yung RPM, wala siyang higpit. Parang ang luwag niya kahit naka sagad. Nakarga na yung Polytron, so ngayon palitin tayo ng fuel filter. Alam ko matagal ko nang hindi na palitan yan eh. Ito yung choices ng engine oil mixed with Polytron na. Ito yung napili natin, yung kinakarga natin ngayon dyan. Super high performance, so 50,000 kilometers change oil interval. Meron namang 25,000 lang change oil interval. So yung tatawag na SP, super diesel. Ito naman, SHP, super high performance. Ito sa mga panggasolina o mga di-gasolina na sasakyan, kotse, mga classic car, project car, top choice naman. So, save up to 70% of your maintenance expenses. 25,000 kilometer change oil. Polytron blended engine oil for cars, trucks, and buses. Susubaybayin ko yung performance nito. May nakalagay sa likod na every 10,000, i-check mo yung langis sa dipstick kung anong itsura, kung gubago ba. So every 10,000, hanggang marating mo yung 50,000, i-check mo siya. So meron ditong parang note. Ang maganda kasi dito, yung features and benefits ng Polytron. Reduce engine wear, tapos boost fuel economy, and reduce oil consumption and emission. Itong tatlong to, napakaganda nito. Special feature siya and benefits. And then meron pa pang apat yung extended change oil up to 50,000 kilometers. Yung reduce oil consumption and emission. So since it's fully synthetic, it offers extremely low volatile rate. So it does not burn easily. Thus, less burn oil and less unwanted gas emission. So yun ang pinaka-explanation. Fuel economy, yan, pampatipid to. Kasi sabi daw dito, fully synthetic low viscosity for smoother running coupled with newest technology anti-friction additives. For added smoothness, deliver exceptional fuel saving, giving you the gas mileage you've always wanted.
Yan. And yung reduced engine wear, ito yan. So special fully synthetic base fluid match with the robust anti-wear additives and excellent viscosity film strength offers highest wear production even at the high temperature. So pang baragan talaga to, pang long distance, pang high temperature. Especially sa Pilipinas, mainit din dito. Kaya kung na-experience nyo na yung MTC, yung additive lang, yung pwede mong ilagay sa engine oil gamit yung regular oil na kilala natin, maglagay ka lang ng dalawa nun, which is 120 ml each. Yun, ramdam mo talaga yung pagbabago sa makina. Saka sa tipid, how much more ito pa? Engine oil siya mismo. So, malapit na makabit yung fuel filter natin and then mag-rotest tayo. Start na natin. Luwag. Susubukan natin mamaya sa kalsada. Ang sarap niya ngayon, no? Ihatak. You know? Sinusubukan ko na ngayon yung bagong langis natin. Ang impression ko ganito, number one, feel ko parang ang tatag ng makina. Pag inapakan mo yung sa gas, parang feel ko parang lakas-lakas niya. Meron siyang binubaga. Parang accurate yung power. Mas maganda siya compare dun sa nag-add lang ako ng Polytron with regular oil. Ito kasi, yung mismong engine oil mixed na with Polytron. Ganun yung pakiramdam ko sa kanya. Tahimik na parang wala siyang ano, parang accurate yung power niya. Ganun siya katatag. Pag binibuelo mo, yan o. Maganda yung Polytron, matatag yung pakiramdam sa pagdodrive, at same time mas maluwag, parang walang power na nasasayang, parang sulit ka dun sa power talaga na napibigay niya dahil nga dun sa engine oil natin. So yan lang masasabi ko, and syempre from time to time to check natin yung oil natin. I-follow nyo lang yung aking review dito sa engine oil na to. So yan mga Maneho, after nating magamit ng halos 1,000 kilometers yung sasakyan natin, meron akong feedback dito sa ating langis na kinarga dito, yung Polytron. And yung average fuel consumption ko talaga, mas bumaba siya. So ngayon, nasa 14.3 ako, mixed highway and traffic yan. At kapag nasa expressway ako, nag-15 yan. Ganyan siya katipid. So ito yung langis na kinarga ko dito. And medyo expensive na siya ng konti. Meron din na super diesel. Ito 50,000 yung kanyang change oil interval. Yung isa ay nasa 25,000 yung super diesel. Alam niyo yung reason behind bakit matagal yung change oil interval niya? Kasi since dahil metal treatment ito, less friction, less creation of heat. Malaki ang improvement niya sa heat control pagdating sa engine. Ito, summer, mas maganda tumagal itong klaseng langis. So, less creation of heat, less friction. So, ibig sabihin lang noon, ganito. Ito ha, imagine yung mga nakaramap. Kaya pala sila maagang mag-change oil. Kasi, napakabilis magkaroon ng metal content yung kanilang engine oil. Now, ito, kabaligtaran to sa Polytron. Since walang friction, 95% ng friction, mababawasan siya. Actually, kikinis nga siya eh. So, walang mangyayaring friction. Ibig sabihin nun, kaya matagal yung change oil interval kasi matagal bago mahaluan ng metal content yung engine oil natin. Yun yung pinaka the best dito sa Polytron na to. Good yun kasi bakit? Nagagamit mo sa sakyan mo sa kanyang full performance nang hindi nadadamage yung engine. Mas tumatagal pa nga. Mas smooth yung proseso paano gumagana yung makina. Ganon siya. So far, napakatibay nung bawat gear. Kumbaga yung bawat apak mo sa gas, ramdam mo yung tibay nung hatak. Parang wala siyang ano, wala siyang higpit part. Pag inapaka mo, andun talaga siya. Bibigay niya. Yun yung nakita kong napakaganda dito sa Polytron. So, technically, nasolve na natin yung pinaka main issues ng mga engineering. Which is yung paano lampasan yung tungkol sa friction. Diba nga, pag nakarimap ka, preparesahin mo yung friction. So, nakarimap ka, malakas ang output mo. Papalo agad niya ng 4, tapos madideliver niya agad yung power nyo.
yung power na hinahanap mo, pero yung friction na doon pa rin. Ngayon, ang pagkakaiba nito sa Polytron, madideliver mo yung power na hinahanap mo nang hindi ka nag-remap or nag-install ng throttle controller. Pero, pag naka-remap ka naman or naka-pedal boost ka, mas maganda may Polytron din kasi ma-protect mo yung engine mo sa pagpupwersa. So, ganun siya. Ito na yata yung pinaka-the best na pwede nating ilagay sa ating makina. Lalo na ngayon, luma na. Ito, medyo mataas na kasi yung mileage ko. Mag 180,000 na yung kilometers ko. So technically, mas better yung mga may ganitong klaseng engine oil technology. Doon sa demo na video na na-upload ko dati, na witness ko mismo in person kung paano kininis ni Polytron yung nagkakaskasa na bakal doon sa demo. Nung hindi pa nilalagyan ng Polytron yon, kita mo rough yung pinagkaskasan ng dalawang bakal. Pero nung pagkalagay ng Polytron, kuminis. Imagine, yun yung gagawin niya sa engine natin. Kaya nga, sa mga naka-remap, sa mga naka-throttle controller, lalo na sa mga nagti-trail, mapa light trail, medium trail, or jungle-based trail, maglagay kayo ng Polytron. Ipoprotect nito yung ating engine sa mga pwersahang gamit. Sa mga normal na use naman, titipid yung diesel natin. Kasi wala tayong sasayangin diesel. Kasi kung ano yung binigay mong diesel, yun din yung kanyang mapuproduce na power. Siyempre, mas malinis yung combustion system, mas matagal yung pagproduce ng carbon deposit, ano pa, mas makokontrol yung heat, masosolve niya yung loose compression. Imagine mo yung kinargahan ko lumang Honda Fit ng Polytron, yung ano pa yon, yung additives pa yun na hindi pa to mix, yung mix yun mismo ihahalo mo sa engine oil. Alam mo kung nangyari, na-revive, lumakas kada apak nung pedal, parang bago talaga siya. So isa lang ibig sabihin nun, nasa friction lahat na nagiging problema kapag lumuluma sa sakyan. Kapag bumabagal, humihigpit, tumataas yung consumption, nasa langis yun, wala yun sa anumang sa diesel or sa anuman kinakarga natin. Nasa langis lahat yung pinakamalaking effect. So ngayon, kung meron tayong ganitong available na langis, malaki matitipid natin sa lahat ng maintenance. Parang wala akong idea bumalik sa mga, you know, yung mga regular oil. Medyo mahal nga tayo ng konti, pero kung nagtitipid kayo, pero same power, you can use yung mga regular oil na kilala natin sa labas. And then mix ng dalawang bote ng Polytron, MTC. In total of 240 ml yon. Ihalo mo yun sa 6 liters engine oil. Same lang din yon, same lang din. Yun nga lang, plus 3,000 kilometers yung pwede mong itakbo. Alam ba, yung nabili mo lang is 10,000 yung kanyang change oil interval. So i-plus mo ng 3,000 kilometers, so 13,000 bago ka mag-change oil. Kasi nalagay ka na ng MTC, Metal Treatment Concentrate. Bihira ako mag-recommend ng mga bagay-bagay sa sasakyan, pero ito, tiwala ko dito sa Polytron. At mas tumahimik talaga yung makina, nawala yung usok. Parang wala na akong nararamdaman na parang minsan tinatamad yung makina, ganun, parang may ganun. Dati kasi parang ganun eh, may time na parang lazy yung arangkada niya. Ngayon hindi, talagang naadun yung power niya. So it designed to extend oil change interval. Yun yung napaliwanag ko kanina. Matagal mahaluan ng metal content si engine oil, kaya matagal yung change oil intervals. Yun ang explanation doon. Improves performance of fuel economy. Yan, patunayan ko yan. So ayan, ingat sa ating pagmamaneho, and we always look for the best para sa ating sasakyan. And drive safe mga kamaneho.